Hello, and good morning, everyone. So, yeah, today, magluluto ako ng breakfast ko. Okay? So, simple lang. Simple lang papakita ko sa inyo. Okay? So, gagawa ko ngayon ng quick and easy French toast. Okay? So, medyo nakambonet ko kasi wala akong helmet. Okay, so mga may buhok ko baka malaglag doon sa ano. So, gagawin kong pagkain. Breakfast ko ngayon. Okay, so actually, yan. Naready ko na. Naready ko na lahat. Para mas mapilis ko pakita sa inyo. Okay, kung paano paggawa ng French toast. Yung mabilis lang. Okay, it's about 10 minutes lang siguro. Okay. So, dito tayo sa kitchen ko. Okay. So, let's go, guys. Yan. So, ayan. So, meron akong 4 slices ng sliced bread. Okay. So, meron ako dito 1 egg. Itong butter. Then, may cinnamon ako. Fresh milk. And, meron ako rito vanilla essence. Okay. So, yung frying pan natin. Okay, naka-ready na. So, simple na itong gagawin natin. So, meron ako rito 1/2 cup ng gatas. Okay. So ilagay nyo yung make it sure na meron kayong medyo shallow na ano na paglalagay nyo ng ano nyo ng egg nyo. Okay, so lagay nyo yan dyan. So ilagay kayo na fresh milk nyo. Okay. So, then, ilagay kayo na vanilla essence. Vanilla niya. Okay. Pati lang. So, saka nyo ibig. Ibigyan nyo ng wire whistle. Stir nyo lang. So, kung ayaw nyo ng lasa ng cinnamon, huwag nyo lang lagyan. Okay? Pero mas masarap ang French toast nyo pag may cinnamon. Okay, so naka-ready na tayo. Tayo sa okay, so pusan natin yung ating plan. So medium heat lang, guys. Okay, para makita nyo paano gawin. So, ito yung uminit. So, pag nangita siya, lagyan nyo yung butter nyo. Okay. So, ano lang itong gawin?
preparation, ito 5 minutes lang. Then cooking time, 5 minutes din. Okay? Kasi na, gawin nyo. So, i-dip nyo ito. Slice bread nyo. Okay? There you go. Pag-dip nyo, tagay nyo dito. Okay? Same thing gagawin natin dun sa tatlong natitira. Masyado malakas kasi masusunog ka agad yung ano nyo. Okay? Medium lang. Okay. So, balita rin natin. Okay? Handa-handa. There you go. Perfect. Ganda na, texture na French toast natin. So, maybe a butter. Mas masarap kasi siya pag may butter. Okay? Medyo na brown na yung kabila. So, okay na siya. So, tanggalin na natin. So, ganito lang guys. Gumawa ng French toast guys. Okay? So, use nyo ng syrup. Okay. Pwede kayong gumawa ng yung pancake. Sa pancake syrup. Okay? Lagyan nyo ng cinnamon and lagyan nyo ng vanilla na essence. Okay, so ganun lang ka guys. So, see that. Texture na ang ating French toast. Okay. So, ganun lang natin. Go. Ganun lang ang bilis yung one ng French toast. Yung mga leftover yung tinapay, pwede mo gawin yun. Okay? So, tapos. Hindi pa naman sira. Hindi yung itapon. Pwede meron pa akong natira. So, pwede pa ang isa to. So, ang sliced bread. Pagi naka 6 servings na yun. Papay. So, ganun lang guys.
So yan. So I just hope may natutunan kayo today. Okay? So simple lang gawa na principles. Yung mga life power nyo, yung mga nanay doon, yung mga slice bread nyo, itapon or pantisan, pwede. Pwede na gawin nyo. Slice nyo lang. Then gawin nyo. Okay? Sayang. So lalo na ngayong pandemic, alam nyo naman, mahalang bilihin. So kailangan natin mag-depend. So wala natin mag-recycle. Okay? So sa bahay, yun itong kinagawa ko. Okay? So, yun, mahal ng mga karne. So, kailangan natin makatiguli, mahal na rin. So, yun. Maliliit lang na hiwa para makatipid tayo sa pang-araw-araw natin. Okay? So, ganun pa din naman pag kinain nyo yan. So, nustansya pa rin. Okay? Kahit pang maliit na hiwa yan o maliit na service yan, ganun pa rin naman. Okay? So, kailangan natin budget. So, ganun lang guys. Okay? I just hope may natutunan kayo. Okay? So, thank you for watching. And God bless everyone. Bye.